Sarap. Yun. Ang ating kinulob na tulingan sa loob ng kawayan. Yun. So ayan, dito kami ngayon sa may kawayanan at naghahanap kami ng kawayan para doon namin lulutuin yung aming tulingan na isda. So ang aming gagawin doon ay kinulob sa kawayan na tulingan. So ayan, kasama natin si Japo. Ano, saan tayo kung kawayan? So, tara, tara. So ayan, nakakita kami ng kawayan dito sa may gilid ng ilog. Ayan o. So ayan, pinuputo lang ni Japo yung ating gagamitin. Yun. Ayan. So ayan, nakuha na namin ni Japo yung kawayan. Diyan namin ilalagay yung isda sa loob niyan. Gumagawa na kami ng aming gagamitin na pampasilab ng aming kinulob na tulingan. So ayan, ito na yung ating tatlong tulingan na lulutuin, ang ating gagawing kinulob na tulingan sa loob ng kawayan. So kailangan muna natin siya linisin. Okay, tanggalin muna natin yung kanyang hasang. So pag tinanggal yung hasang niya, kasama na yung kanyang bituka dyan. Pwede nang pakain sa isda yan. Ngayon meron tayo dito tatlong kawayan. Ito yung ating tatlong kawayan. Ayan, and then ito tatlong tulingan. So ilalagay natin siya sa loob. Dito natin siya kukulubin. Yo, isa. Dalawa. Tatlo. So mayroon tayong tatlong tulingan. And then lagyan natin siya ng asin sa loob. So ito yung ating asin. Wala tayong ibang ilalagay na lahok dito. So basta yung aroma ng kawayan, isa sa nagpapasarap sa kinulob na tulingan. Nalagay natin siya ng asin. Yan, okay na. So meron na siyang asin. Kukulubin na natin siya sa kawayan ngayon. So sisilba natin siya. Aapoyan natin to. O ngayon, lagyan natin siya ng dahon na saging dito sa loob para magiging takip niya. Yan o. Ayan. So ayan, ready na ang kulubin ng ating kinulob na tulingan sa kawayan. So ngayon, ibubuksok namin siya dito sa may lupa para dyan namin siya ikukulob. So ibabaw ng kaunti yung aming kawayan na may laman tulingan. O yan, dyan ilalagay yung aming tulingan. Yan, si Japo yung nagkuhukay. So ayan, ibubuksok na ni Japo sa ilalim ng lupa yung aming mga ginawang ano. Yun. So and then natakpan ng lupa para medyo matibay yung pagkakalagay. So ayan, si Japo nilalagay na ng kawayan. So papaikutan namin siya ng kawayan dito. And then saka namin siya sisindihan. So andito kami ngayon sa may tabing ilog. Ayan. Nagsisimula nang lumiyab yung aming kawayan. Ayan, unti-unti nang lumalakas yung apoy. So yan yung aming kinulob na tulingan. Yun, ang lakas na ng apoy ngayon. Ayan na, napakaganda ng kanyang lingas. Talagang liyab na liyab. So sana maganda yung pagkakaluto ng ating tulingan dito. Ang ating kinulob na tulingan sa loob ng kawayan. So ito nga pala ay aming experiment. So titikman natin kung anong lasa ng kinulob na tulingan sa loob ng kawayan. So ayan, after 20 minutes, medyo nasunog na yung ating kawayan.
So ayan, ito na, tinanggalan namin yung unang salang. So ayan, luto na yung ating kinulob na tulingan sa loob ng kawayan. So isa-isa natin siya ilagay doon. So, ito experiment lang to, guys, ha. So titingnan natin kung ano nangyayari sa ating kinulob tulingan. Ayan, no? Okay na, no? Okay na, tatanggalin natin yung... Tanggalin mo. Yun. Yan na yung ating experiment. Ano kayo nangyayari sa ating kinulob tulingan? So, ayan. So tatanggalin na dyan po yung isda. So ayan, dito natin lilipas sa ating pagkakainan. Yan na. Yun, no? Yun! So nagkaroon siya ng tubig-tubig. So kung hindi namin siya nilagyan ng tubig, ayan yung pagkakaluto niya. Talagang ang bango, pare. Ito yung isa. You know. Grabe, ang ganda ng pagkakaluto. Solid. Bango. Ang bango, no. So may isa pa. Para talaga siyang ano. Ayan pa isa. Yun. Ayan na yung aming experiment. So mukhang napakaganda naman ng pagkakaluto niya. Talagang lutong-luto. Ayaw, makikita ninyo talaga namang lutong-luto talaga siya. So titikman natin yan. Grabe, yung ganda ng pagkakaluto ng tulingan. Talagang lutong-luto siya, oh. Napakasarap. Ang bango talaga ng luto sa kawayan. Ayun, oh. Solid. Ganda ng pagkakaluto. So ayan, titikman natin ang kinulob na tulingan sa loob ng kawayan. Ayan, oh. Pakita mo, Jobs, oh. Yun. So tikman na natin. Itong luto. Ang ganda ng pagkakaluto nito. Yung walang matitikman yung ganitong luto. Grabe, sarap. Lambot, no? Talagang lutong-luto siya. Ang sarap ng luto sa kawayan, ha? Yung kinulob, talagang. Try nyo to. Napakalinam naman ng lasa. Wala kaming iba yung nilagay dito kundi asin lamang. Talagang masarap. Promise, 100% legit to. Sarap. Grabe yung lasa, sarap, no? Talagang makapakain ka ng marami pag ganito yung luto mo sa tulingan. Legit, napakasarap. Kahit anong isda pwede. Kahit anong isda, gusto niyong ikulim sa kawayan, pwedeng pwede. Sobrang sarap. Tsaka yung ano niya, nagkaroon siya ng kusang sabaw. Ang sarap ng sabaw niya. Napakalinamnam. Sarap. The best to. The best, sarap. Sarap, lambot. The best ng lasa, no? Sausaw mo doon sa sariling sabaw niya. Sa rice. Malinam naman yan. Sarap. The best yung lasa. Sarap. Tingnan nyo, guys, yung pagkakaluto niya. Talagang napakasolid, oh. Ayan, oh, lutong-luto talaga. Ganda ng pagkakaluto. Ayan, oh, the best. Talagang solid. So, tikman natin ang may rice yan. Ayan, sa rice. Ayan, o. Oh. Sarap, eh. Napakasarap. Sarap. Try nyo to. Ayan, o. Oh. Napakasold ang luto. Sarap, tol, paramis. Sarap. Grabe. Try nyo to, luto sa tulingan. Paniguradong magugustuhan nyo yung pagkakaluto. Talagang yung lasa niya is the best at the best talaga. Malinam na at saka talagang yung aroma ng kawayan dumagdag pa sa sarap ng lasa ng
tulingan, napakasarap.